ito matindi itong unang kaso natin. Sige, share. Paiinitin agad ang ulo nyo, mga kapatid. Lahat kayo, iinit ang ulo dito. Mm-mm. Okay, sa ating pong unang sumbong at aksyon, si SG Rafael Tuan. Kasama po niya yung kanyang detachment commander na si Reynaldo Condada. Mga kapatid, direreklamo niya yung residente po. Sa binabantayan po niyang village na dinibdiban at muntik po siyang banggain ito dahil sa pagsita sa kanya na wala daw pong sticker ang sasakyan nito noong nangyari po yan noong March 19. Sobrang yabang po. Yes. Pakita na agad natin yung video para uminit ang ulo nyo. Ito. Yabang nito. Yan, hindi pa kayo na high blood yan? Ako na high blood na eh. Tumaas na agad yung blood pressure ko sa totoo lang. Tawagan natin yung LTO, patatanggalan natin ito ng lisensya. Kaya natin patanggalan ng lisensya ito eh. Tawagan din yung Homeowners Association. Ito yung problema ng maraming mga mayayabang na motorista na pumapasok sa subdivision. Hindi nila alam na yung mga security guard, ginagawa lamang po nila yung trabaho nila. Walang personalan. Hindi nila kilala kayo kung sino kayo. Ang alam lang nila, gawin nilang trabaho nila kasi yun ang patakaran na no sticker, no entry. Or no driver's license, they surrender, no entry. Patakaran nila yon dahil kapag hindi nila sinunod yung patakaran na yon at pinagbigyan kayo sapagkat kayo si Herodes, masisibak po yung security guard. Yan po isaksak nyo sa kokote nyo kayo mga super yabang. SG Rafael, magandang hapon po sir. Magandang hapon po sir. Ako po ay galit na galit at the same time naawa po sa inyo. Doon po sa sinapit nyo sa kamay nitong Tomas Alberto Aguirre. Sir, pwede pakikwento sa amin yung nangyari sa video, Sir Rafael. Ganito po yan, sir. Yung kasama ko naghawak ng bombo. Okay. Biglang dumating itong po si Mr. Aguirre. Muntik na po kaming masagi, sir. Ayaw niyang huminto? Oo, sir. Kalagpas na po siya, sir, sa bombo, sir. Okay. Wala po siyang sticker? Wala po siyang sticker, sir. Pero homeowner po siya? Opo, homeowners po, sir. Kaya lang, may patakaran kayo, no sticker, no entry. Yes po, sir. Okay. Naranita po kami ng walang sticker, sir. Tama, patakaran yun. Patakaran is patakaran. At saka yun ang order sa inyo, dahil kapag hindi nyo po sinunod, masisibak yes po kayo sa trabaho. Yes po, sir. Okay, so, nakalampas na po siya, sir. Nasita nyo siya, bakit wala siyang sticker? Ano pong ginawa nitong taong ito? Biglang bumaba, sir. Okay. At nagalit po, sir. Ano pong mga pinagsasabi niya? Nagalit mo na siya, sir, bago siya nakakilala. At saka, dinibdiban ako sa sikmura po, sir. Ano po yung mga pinagsasabi niya bago niya kayo dinibdiban, sir? Sabi niya, sir, siya rin yung may-ari ng Aguirre. Bakit? Yes, meron bang kumpanyang Aguirre doon sa loob ng subdivision na yun? Subdivision po, sir. Siya daw yung may-ari ng Aguirre, sabi niya. Opo, sir. Okay, pagkatapos, sabay dibdib sa inyo. Yes, sir. Okay, matapos niya magawa yun, umalis na, parang walang nangyari. Opo, sir, umalis na po. Sandali naman po, sir, ha? Kausapin natin ito si Director Vern Madamba, BF Federation Homeowners Association Incorporated, kung saan nangyaring insidente at homeowner nila, itong si Tomas Alberto Aguirre. Director Madamba, yes, sir. Yes, good afternoon po, Mr. Tulfo. Alam niyo na po itong nangyari, sir, pang-abuso na isa niyong homeowner? Opo, meron kaming head of security, but he's not around right now. But I have seen the video myself and I do not have personal information on this. What I know is that from the video that we have here, this SUV tried to enter, but the guard attempted to put down the boom. Okay. Uh-huh. Okay. Pero tinaas naman uli ng guard. So I think the driver got irritated. He stopped. Pininaan pa niya muna yung guardia. So in other words, sir, kasalanan ng guardia. Yes. Because muntik niya binaba yung boom na wala kasing sticker. Medyo na late lang ng reaction yung guard, pero hindi naman niya nababa, na taas niya. Wow! God, I cannot believe what I'm hearing from you, Mr. Inglesero Madamba. Sir, opo.
Di ba may patakaran sa loob po ng inyo pong village na no sticker, no entry? So ini-implement lamang po ng guard kung ano yung patakaran na inisyu nyo po sa kanila. This guard is just doing his job. Opo, opo. Oh, bakit parang kinakampihan mo pa itong abusado? Hindi, hindi. Ang kinikwento ko lang po sa inyo, yung nakita pong... Kaya nga sir, very clear dun sa video na mali itong lalaking to. Unang-una, alam mo naman na wala kang sticker at meron naman pini-implement na patakaran na gano'n, dapat hindi ka na muna pumasok or you should have stopped and then explain to the guard na okay, wala pa akong sticker guard, pero ito yung aking lisensya, ito yung aking address, pwede mo i-check sa homeowners, pasensya ka na, next week magkakaroon na ako ng sticker, etc., etc., and then let the guard call someone na pwedeng makapag-vouch kung totoo yung mga pinagsasabi niya, period. Mr. Turfo, ang sinasabi ko po, the guard almost was supposed to put down the bomb. And then I think this guy got irritated and hit the guard. I do not have the first-hand incident, but based on the video... Kaya nga sir, kung ikaw po ay matinong tao, hindi ka abusado, alam mo na wala kang sticker. Sana nag-slow down ka. Ito siya tuloy-tuloy eh. Natural, nagkaroon ng timing, nakita nung guard, parating na siya, mabilis at natansya ng guard last minute na wala pala itong sticker, sa kaya binaba yung boom. Boss, hindi ako yung driver ha. Hindi sir, I know you're not the driver, I know you're the director of the Homeowners Association there, pero mukhang kinakampihan mo itong homeowner sir. Ay, hindi po. Definitely not. Because we are the one who's trying to file the case against him. Ah, ganun ba? Opo. Okay, good. I stand corrected kung ganun. Sorry, sir, kasi high blood na ako, sir. Sorry, sir, but this guy, sir, under, sa amin ho niya naka-employ itong mga guardian to. Good. Wala lang po dito ngayon po si Director Batistin, who is the chairman of security. Bilang presidente po o director ng Homeowners Association, ano po yung sanction na pwede nyo ipataw sa abusadong kamiyembro ninyo, sir? Sir, ganito po yun. The BF Federation, ang members po namin dito ay mga association. Yan po si yung Aguirre po. Sila o member ng isang association which is New South Homeowners Association, ENSA, dito sa loob. Yung ENSA po, member po namin dito. Okay. So we're trying to get in touch with ENSA so that we can find the details of where to find this Aguirre. Oo, si Mr. Aguirre po. Hindi niyo pa alam kung nasaan siya, sir, kung saan siya nakatira. Nalaman ho namin na doon ho daw siya sa New South Homeowners Association po. Meron po tayong address. Yung address po, hindi ko po alam. Pinapaano ko sa... Sir, kailangan po namin yung address na yan kasi doon po ipapadalan sa PINA kasi po ididimanda siya. Tutulungan po namin itong si Guard Rafael Tuan. At yes, the same time, patatanggalan po namin siya ng lisensya. So, kailangan po namin address niya. Pakikuha lamang, sir, kung pwede, please. We will research it po. Pamupuntayan po yung isang officer namin doon sa ENSA, makuha yung details kung saan ho nakatira. Yun ho ba mas doon. Okay, kasi, good. Pangalawang request, sir. Pwede ba, sir, iban na yung sasakyan na yon, markahan na yung ban na yon na hindi na pwedeng pumasok sa subdivision na yon? Yung SUV po. Yung SUV po na yon, opo. Ito yung plate, NCG9875. Ito po ititimbri namin sa LTO, ititimbri po namin to sa MMDA, ititimbri po namin to sa HPG. Tawagin nyo HPG Camp Karami, Odette, yes, para sir, pag yes, nakita yes, sa, ipapa-alarma natin to. Malaking tulong sa amin po yon. Kasi good. Matagal, sa totoo lang po, matagal ho na kaming hinaharas ng homeowner to, yung mga gwarda natin. Ibig sabihin, matagal nang abusado itong si Aguirre. Opo. Kasi nung mga nakaraang taon, no, meron din isang dinibdiban na gwardiya rin dito. Kaya kami ngayon, sabi namin, we will not sit down this time. Good. Kasama niyo po ako dyan, sir. Sama ko ng 10. Hindi lang 10, 1,000. Salamat po. Kahit 1,000,000 pa. Matagal ako namin gusto mong 1,000 pa to dahil medyo, alam mo, mas laking tao rin ng mga... Of course. Kasi sir, meron kayong patakaran dyan na pinatutupad tapos binabastos. Yes, sir. Dapat, sir, para huwag siyang tularan, sir, tulungan mo kami, magtulungan tayo. Ang maitulong niyo po sa amin, sir, bigay niyo sa amin yung mga previous records niya pang abuso, number one yan. And then number two, sir, bigay niyo yung address para doon namin papadalin sa PINA. Okay, sir? Thank you, sir. I appreciate very much, sir, yung tulong niyo. Okay. And then, sir, kanina pala, sir, nagalit ako sa inyo, and then I stand corrected. Hindi ako yung driver.
Hindi, sir. Misunderstanding, miscommunication. I thought na kinakampihan niyo po siya, eh medyo sumiklab ako doon. Pasensya na rin, sir, ha? Sorry. And I apologize. Kung ganun pala, magkakampi pala tayo. Opo. Kanina, muntik na magkaroon tayo ng friendly fire, kung tawagin. Sorry. At least we avoided it. We were able to avoid it. Ang hawak ko po dito, yung traffic. Ako po ang head ng traffic ng good. Good. BFOMs. Sige, sir. Magtulungan tayo, sir, ha? Asahan ko yan. Thank you very much po, sir. Director. Atawagan ko po si Carol pag nakuha po mga information po. Very good, sir. Director Vern Madamba, sobra-sobrang thank you. Mabuhay po kayo. Ingat kayo palagi, sir Madamba. Sir. Thank you po. Sorry. Thank you, sir. Sorry din po, sir. I appreciate you so much for helping us here. I will help you always, sir, sa kasong ito. Magandang hapon po, sir. Thank you. Charlie Del Rosario, Chief Field Enforcement Division, LTO. Mr. Del Rosario, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. At ito po may video, traffic incident to, road rage, kung may tuturing. Gusto ko po umpisa na yung proseso na para matanggalan ng lisensya po, sir. Yung driver nitong SUV. At yung plate number, sir, paki-alarma na rin po yung plaka para hindi na tumaregister agad-agad. Kung sige, sir. Pagdating ng time registration. Sige po. Opo. Wala akong problema yan. Papuntahin na po natin yung ating security guard. Surely, meron naman po siyang complaint, di ba? Narinig ko po na magfa-file po sila ng complaint. Opo, sir. So, pakisama na lang po yung kopya ng complaint. Opo. At ipapadala ko kagad sa Intelligence Investigation Unit for further kwan po yan, investigation. Thank you, sir. Thank you. So, sir, bukod po doon sa kanyang lisensya, gusto ko, sir, pati yung sasakyan mismo na drive-drive niya, kailangan ma-plug down din yun at hindi niya pwedeng i-register hanggat hindi niya naayos yung problemang ito sa korte. Opo, at kasama ho yan sa investigasyon dahil yung cost ng incident is the motor vehicle at saka yung ugali nung nagdra-drive. Ay, salamat. Yun, isang kakakina. Okay, good. Opo. Considering po na sa Field Enforcement Division po ako, pero endorse po ito kagad sa Intelligence Investigation Division po natin para ho ma-issuehan kagad din ng show cause order yung tao. Ay, salamat. Sige po. Na-identify ho ba ni Mr. Security Guard po yung tao? Identified, sir. Tomas Alberto Aguirre. Sige po. Siya po ang may-ari ng Aguirre Company. I don't know. Kasi sabi niya, hindi mo alam ako ang may-ari ng Aguirre. Siguro baka ang tinutukoy niya kasi ito lang, sir. May mga nag-comment na naman netizen. Ang may-ari daw kasi ng BF Homes ay si Bobby Aguirre. Baka kayo nang ibig niya sabihin, baka kamag-anak siya ni Bobby Aguirre. Correct me if I'm wrong. We will be standing corrected kung mali po yung presumption natin. Pero regardless, kahit na kamag-anak, anak siya ng Poncio Pilatong Herodes, wala tayong pakialam doon. Di ba, sir? Kailangan tuloy kaso. Dapat yung ugali po kasi ng isang driver, meron pong patakaran yan. Imbestigahan ho natin yan at kung ano ho ang findings ng Intelligence Investigation Division, gagawin ho natin yan, sir. Please provide us with the complaint. Apo. Affidavit. Apo. And kumari po pati yung video because those are our evidence po. Sige po. Kompleto, Ricardos po. Ipapadala namin sa inyo. Kasama po kami dito. We'll make sure na hindi kami bibitaw hanggat hindi na parusahan itong si Albert Tomas Alberto Aguirre. Salamat po. Sobrang thank you po, Sir Del Rosario. Charlie, walang anuman, sir. Thank you po. Walang anuman po. Mayroon tayo isang kakampi. One, tawagan mo yung sunod HPG, tawagin nyo yung MMDA para kapag nakita sa kalye itong sasakyan na ito, ipa-plug down to. Yung gusto ko mangyari. At least doon sa lisensya, masuspindi na ito. Pasuspindi natin doon. Hindi ako papayag na hindi masuspindi. Mabigyan ng leksyon to. Sobrang pagkaabusado niya. Grabe to. Kawawa na nga itong mga security guard eh. Ito yung sinasabi natin dito. Ang mga security guard po ang isa sa mga sektor sa ating mga manggagawa sa ating lipunan na aping-api, maliit na ng sweldo, overwork, underpaid at nandiyan pa, biktima ng pang-abuso, ginagawa lang yung trabaho, dinibdiban pa ang pobre. Sino hindi ma-highblood niyan? God. Sir Rafael. Yes po, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Tutulungan po kita, sir, kahit na saan pa ito makarating. Sisigraduhin ko, sir, magbabayad tong Mr. Aguirre na ito. Meaning, magkakaroon po kayo ng hustisya. Sana, sir, huwag kayo magpa-areglo, sir. Kung halimbawa, offer lang kayo ng pera niya, sir, dodoblin ko yung offer niya para huwag lang kayo magpa-areglo. Okay, sir? Maliwanag. Marami, sir. Kasi, sir, sorry, sir, hindi ko sinasabi na ikaw yung magpa-areglo. Kasi, kaya
namimihasa yung ganitong klase mga taon sa pang-abuso dahil yung mga inabuso nila na areglo. Ito palang lalaking to, ayon doon sa inyong director ng homeowners, eh dati na palang meron tong binugbog o dinibdiban na security. So hindi ko lang alam, baka yung dati niya nabugbog, eh nabayaran niya. Kaya he got away with it. Now this time sir, wag ko kayo paareglo. Pag nagpareglo kayo sir, nako sir, ulit at ulit to. So kung dumating yung punto sir na kayo po inaareglo niya, just let me know, tatapatan ko po yung areglo niya, pang-areglo niya sa inyo. Okay sir? Opo sir. Promise ko yan sir. Opo sir, promise po. Very good sir. Sir Rafael, bakit niyo po nalaman na siya si Tomas Alberto Aguirre? Sila po yung dating nagmamayari na Aguirre dito po sir. Siya yung dating may, siya po mismo may-ari. Oo. So kilala niyo siya? May record po siya dati na ganun din na ginagawa niya sa security guard po. Ah, may record na siya. Ano nangyari dun sa una niyang ginawa ng karahasan? Ano nangyari sa kaso? 2018 nangyari po. Kaya nga, ano nangyari dun sa 2018 na kaso? Bakit hindi nag-prosper? Bakit hindi siya nakulong o hindi siya natanggal ang lisensya? Anong nangyari? Napabarangay lang po, sir. Ay, kung barangay areglo. Hindi tayo magpapabarangay. Okay, maraming kaso to. Ang unahin natin yung kanyang lisensya and then after lisensya, yung kanyang sasakyan, ipapa-plug down natin sa HPG para hindi na ito marehistro. Pangatlo, sasampa natin ang kaso. In fact, pwede pangatlo frustrated homicide eh, kasi sasagasaan niya si sir eh. Di ba sir, muntik na kayo masagasaan? Opo sir. Tawagan si Attorney Garrett nga, tingnan natin kung pwede itong frustrated homicide para mas mataas-taas imbis na physical injury. Kitang-kita naman sa video. Roll mo ulit yung video, tingnan natin. Ayun oh. Ayun oh. Boom! Muntik niya masagasaan yung security guard. So nandun ang kanyang intent to harm or to kill the security guard. Dahil nung hindi niya masagasaan si security guard, sa init niya ng ulo, dinibdiba niya. So I think this is frustrated homicide. Di ba? Frustrated homicide. O baka pwede pang frustrated murder. Mr. Bong Nebria, MMD. Magandang hapon po, Sir Bong. Sir Idol Rapi, magandang hapon po. Sir, meron ito nakakainit ng ulo. Ito pong isang SUV na may plate number NCG9875. Identified po yung mayari. Eh, muntik na pong sagasaan yung security guard na ginagawa lang po yung trabaho sa isang village, no sticker, no entry. At nung hindi niya po nasagasaan, bumaba siya at dinibdiban pa po yung SG. So, sir, natawagan ko na LTO, willing po yung LTO, suspindin nyo kanyang lisensya. Kayo naman po dyan sa MMDA, magpa-file po kami ng formal complaint. Sasamahan po namin itong SG na para pag nakita po yan sa kalye, i-plug down nyo po itong SUV na ito. Pwede, sir? Sir, okay. Mas maganda po sa police na po natin dalhin yan. Ipapagbigay, alam ko na po kay Police Brigadier General Eliseo Cruz, yung Southern Police District po, area niya po yan. Okay. Para kahit saan po makita yan, sir, pwede na pong hulihin based on the complaint. Ayun, sige. General Eliseo Cruz, sige. Pakitawagan sir, kami rin tatawag din sir, pati sa HPG. Salamat po, Sir Bong. Sir Rafi, magandang hapon po. Maraming salamat din po. Thank you po. Attorney Garrett. Yes, sir. Okay, nakita mo ba yung video? Yes, sir, nakita ko po. Nung hindi nasagasaan yung gusto niyang sagasaan, binaba niya at dinibdiba niya. Anong kaso kaya dito? Meron tayo una yung ating attempted homicide dito, Sir Rafi. No? Dahil nakita naman po natin, Sir Rafi, na mabilis ang kanyang pagpapaandar at hindi naman natin pwede sabing aksidente dahil nakatutok po talaga yung kotse dun sa gusto niyang sagasaan na SG. So meron po tayo una-una attempted homicide, Sir Rafi. Pangalawa, pwede natin ilista sa separate crime yung physical injuries nung bigla siyang bumaba at parang sinasapak niya yung dibdib ng security guard dito. So dalawa? Yes, sir. Dalawa po separate crimes to. Yes, separate sir, crimes. Ay, salamat. Yes. Yun. Sobrang thank you, Attorney Garrett. Magandang hapon. No problem, Sir Rafi. Police Lieutenant Colonel Joel Espero, Deputy ng Task Force Limbas HPG. Colonel Espero, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Colonel, hingi po kami ng tulong sa inyo. Tungkol po ito sa isang sasakyan na muntik na pong makasagasa, sinadya po. Buti naman at nakailat po yung security guard. May video po, dadali po namin yung video. Paki-ano lang po ito, paki-alarma lang po itong sasakyan, Colonel. Opo, no problem po. Opo. Pupunta po kami dyan, tapos magpapile ng formal complaint plus yung sinadyang sagasaan, pati yung video. So, ito po sir, ay maalarma na. Tama, sir? Opo, opo. Salamat po, Colonel. Apo, apo. Magandang hapon po, Colonel. So, okay na tayo. Check na tayo sa LTO. Check na tayo sa MMDA. Check na tayo sa HPG. So, korte na ang sunod nito.
Sir Rafael. Yes, sir. Huwag mo ibababa ang telepono, kakausapin kayo ng mga staff. Iikutin po natin lahat ng ayensya ng gobyerno ng mga katulong at last stop natin yung korte para siya po idemanda. Frustrated homicide. Sir, one more time, huwag na huwag po kayo magpa-areglo kasi dati niya na palang gawain ito. Kapag nagpa-areglo kayo, sir, ulit-ulitin lang ito. Kawawa naman yung susunod. Yes po, sir. Okay, sir? Maraming salamat po, sir. Ulitin ko, sir. Kapag kayo po inopera ng pera na aregluin, sabihin niyo lang sa akin, tatapatan ko yun, sir, para hindi ka matukso. Okay? Okay, sir. Salamat po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Sige. Malala ko, many years ago, anak pa nga ng presidente ng Pilipinas noon. Kilala mo ako, sino ako? Sa isang exclusive subdivision. Ang ginawa, sinapok yung security guard. Kayong mga pumapasok sa subdivision, whether homeowner or bisita, you have to yield to these people na nagbabantay sa gate. Pinapatupad lang nila yung kanilang tungkulin. Galangin nyo. Huwag nyong binabastos. Hindi naman nila kayo pinipersonal eh. Ginagawa lang nilang trabaho nila. Yun lang yun. Now, ikaw, Mr. Tomas Alberto Aguirre, gagawin ko mission. Mission ko. A, matatanggalan ka ng lisensya. B, maalarma yung sasakyan mo. And C, makukulong ko ka. 19.2 million na po tayo ngayon. Ang bilis. Lumalaki po tayo. Hindi po matapos-tapos ang aking pasasalamat mga subscribers. Kaya lumalaki po tayo dahil solid po kayo sa amin. Salamat po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe at gusto nyo po na lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfa in Action YouTube channel, make sure po na pindutin nyo po yung bell button sa gilid. Select nyo po yung all at yan po, lagi po kayong mapapadala ng notifications galing sa YouTube channel ni Idol Rafi Tulfa.